siya umagang-umaga na. Una naming narating is ito. Nakalabas na pala kami ng airport. Hindi ko na na-vlog. So ngayon, nandito na kami ngayon sa first stop namin bago kami mag-check-in sa aming na-rentahang unit. So nandito muna kami sa Palawan Bay Walk. So yung makikita niyo sa Palawan Bay Walk, parang din siyang nasa MOA. Pero ang take note, ang kaiba lang, nasa Palawan tayo ngayon. So ayan. At saka, mas maliit lang ito ng konti sa Manila Bay. Ang Puerto Princesa Bay Walk ay matatagpuan sa may Sandoval Street, Puerto Princesa, Palawan. Napaka-perfect ng lugar na ito para sa mga gustong mag-jogging at mag-relax dahil sa sobrang linis ng hangin. Ang iba naman ay pumupunta dito para mag-jogging at mag-exercise. Today's video, let's go at maghanap tayo ng kakainan. So dahil masyado pang maaga, it's already 5 minutes before 7 a.m. So sarado pa yung ibang mga food stall. Ayan. So hanap tayo. Hanap tayo ng makakain. Range siya ng 120 to 150. Pero, it comes with a coffee na. So, may coffee na siyang kasama. 3-in-1 coffee and pwede ding black coffee. Ayan. Wait na lang namin dumating yung food. Ayan, kumakain na sila. Ako wala pang food. Anong ulam mo, daddy? Long silog. Long silog. Yan. Ay, dalawa kayo. Ay, hindi, okay na po. Yes, sa kapatid ko yung mga na. Mukhang yan. Parang spa. Chichitos na lang ako. Diet yan. Bango. Lasang, lasang longganisa. Nakikita niyo ba yung likod namin? Parang beach o. Oh. Pero bay walk lang yan. Ay, sorry. Bangus naman pala. Hindi pala nag-bay. Kaya lang ate. Ang sarap ng longganisa. Sa akin lang po. Ay, bakit may ano? May ham. May kasama. Tama, di ba? Libre na ba yun po? May palibre si ate na ham. Coffee na lang tayo. Coffee. Ang coffee dito, 20 pesos. Per cup. Coffee tayo. Nakikita yung mukha ko. Bakit ba? Pasali ka dyan. Ayan, thank you po. Sarap. Ayan, masarap yung egg malasado. My favorite. Ayan, magmumukbang tayo. Laki ng bangus nila. So, after namin pumunta doon sa Bay Walk, tinry namin pumunta sa museum. Kaya lang, sad to say, na temporary close sila dahil nagre-renovate sila. Ngayon, nandito na po kami kung saan kami
book ng 2 days na pag-iistayan sa Gatsby Apartel. So, meron, ipapakita ko sa inyo. Ito yun, oh. Ayan. So, i-open lang muna namin yung lights. So, ito. Okay, upon entry, ayan, meron silang naka-ready na na TV or television. May sofa sila. So, nag-iwan lang sila sa amin ng nag-iwan lang sila ng note kung paano namin ma-open tong unit. So, ito yung unit. So, may dining table din. So, bahay talaga siya. Apartment siya na may mga gamit. So, ito. Ayan. So, pwede magluto. Ayan, pwede magluto. Meron din silang ref. Pero, I don't know kung open. Hindi siya open. Pero, feeling ko pwede buksan to. Ayan. So, ito siya. Ito yung apartment namin na nakuha. Baya, Airbnb pa din. So, ayan. May water naman. May mga plate. May mga baso, kutsilyo, heater, rice cooker, may microwave din. Ayan. And ang kagandahan nito, may dalawang kwarto siya. Ayan. So, ito yung isang kwarto. So, piling ko dito na lang tayo magstay sa isang kwarto na ito. May cabinet din siya. Wala naman sigurong bumubukas sa gabi nito, no? Okay, so ito, yan, paglabas mo, ito yung pinaka isang kwarto na may dalawang kama. Then, ito yung pinaka main kwarto nila or master's bedroom. Yan. Oh, yan, o, diba? Eh, tatlo lang kami. Tig-isa kaming kama, ganun. Ayan. So, nice yung place. And, saan pwedeng magluto? Mayroon pa siyang door sa likod. Nauuna pa sa akin mag-tour ang dalawang ito. Diba? So, ang CR niya dito sa may bandang likod. So, may heater din naman sila. Ayan. Or, I think meron naman silang gas. Let's check. Ano to, Daddy? Ayan. Ayan. Ayok muna pakialaman. Mamaya na lang. So, ito. So, pwedeng magluto. Pwedeng maglaba. Aircon naman ah. So, pwedeng maglaba. So, yan. So, pasok ulit tayo dito sa room. Okay. So, hanggang dito. Dito na lang muna ang aming mini tour dito sa aming apartment na tinutuluyan dito sa Palawan. Bye-bye. After namin pumunta sa aming tulugan, ay pumunta muna kami dito sa Robinson Place, Palawan. Ayan. Robinson Place, Palawan. So, ito po. Naghanap kami ng kakainan at nakita na namin tong rib shack. At in fairness, sobrang sarap ng pagkain nila. Ibang-iba, even the barbecue, ibang-iba yung timpla. Sold na sold. Hi guys! So, after namin kumain ng lunch doon sa Robinson Place, dyan sa May Palawan, pupunta naman kami ngayon dito sa Crocodile Farm. So, bumili muna kami ng ticket dito sa ticket booth. Ayan. And, pupunta na tayo dito. Ayan guys, papasok na tayo dito sa loob ng Crocodile Farm. Ang una naming pinuntahan ay itong hatching house. Dito natin makikita yung mga baby crocodiles. Okay, dito tayo sa Crocodile Farm. So, nandito yung mga live crocodiles. So, kapag pumasok kayo dito, kailangan walang flush ang inyong mga cellphone. At minimize lang daw ang boys. Oh, tapos na po kami sa mga baby crocodiles. Then, pupunta naman kami sa mga bigger crocodile. Dito na kami pupunta. Konting trivia lang. Ang crocodile, kahit umabot ng senior years niya,
Humahaba ito ng hanggang 6 hanggang 7 metro. At ang mga crocodiles din ay tumatagal ng hanggang 100 years. As per ma'am, kapag ang crocodile daw ay naku-open ang mouth katulad nun, siya ay nagkukuling down. So, naglalabas siya ng heat. So, ayan siya. Kaya hindi sila pinagpapawisan. So, that's the means of releasing. Hindi sila pinagpapawisan. So, that's their way para mag-release na. Butterfly Eco Garden. Ayan, sobrang init pa. Okay, papakita ko sa inyo. Nandito na tayo sa Butterfly Eco Garden. Ayan. So, papasok tayo sa loob. Pagpasok natin dito sa Butterfly Garden, makikita ka agad natin yung maraming mga butterfly na nagliliparan, gayon din yung mga halaman at mga bulaklak na nandito. Sunod naman ay pinakita naman sa amin ang iba't ibang insekto na naninirahan sa mga halaman at gayon din yung makikita natin sa may lupa. Unang-una na ang leaf insect. Ito ay halos hindi mo mapapansin na insect siya. At ang sumunod naman ay ang stick insect. Hindi mo naman mahahalata na siya ay insect kasi mukha naman siyang stem. Meron din silang scorpion. At ang last ay yung tinatawag na giant millipedes. Trivia, kapag nakakita ka daw ng giant millipedes o mga millipedes sa bakura ninyo, ibig sabihin healthy pa ang soil ng bakura ninyo. Sumunod naman ay pasukin naman natin ang tribal village. Dito naman sa Palawan Village or tinatawag na tribal village ay nakilala namin ang mga Palawan tribe. Dito, itinuro sa amin ang iba't ibang paraan kung paano namumuhay ang mga Palawan tribe. Katulad ng paggawa ng apoy, paano manghuli ng mga hayop na para makain, paano o ano yung ginagamit nila instrumento para makabuo ng mga sounds and music. Also considered as one of the oldest tribe here in the Philippines. Nilalagay ang bagtig. So kapag puno na ito, ay daan-daan nilang tinatali. At bilang panghuli, pwede din kayo magpakuha ng picture kasama sila bilang remembrance. At huwag kalimutan magbigay ng donation.